So, ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Medyo wala akong boses. Kauubo. Kaya po lately, hirapan ako kumilos. Medyo pahinga ako. Sa yung ganitong oras, tulog ako, pahinga ako. Kasi nga medyo, isang sakit sa ulo ko dahil sa init. Kaiba-iba ng pabago-bago ng panahon. Pinagpapawisan tayo sa labas, tapos biglang uulan, mababasa, tapos pagdating dito sa bahay, minsan maimbitahan tayo, hindi maiwasan na hindi ka makiki-join. Minsan makaradiyan po kasi sa akin, mga macho po kasi, mga erganer eh. Kaya pag ano, may kaharap na Alfonso, may kaharap na pundador, ayan, tapos kakainom pagdating sa bahay, mainit yung pakiramdam ng katawan mo kasi nga minum ka ng alak, then dating sa ano, lalakas mo yung aircon, tapos sa pawis na pawis ka, matutuyo ang kanang pawis, pagdating ng madaling araw, giniginaw ka na. Yun, yun po yung medyo mahirap, kagaya nating active, palaging nasa labas, makikijoin ka sa doon sa mga kaibigan nating airgunner, punta ka sa invitation, mga mag-i-invite, ayun nga, mababasa, tapos pagdating sa bahay, bibilisan mo yung mga trabaho na naka-prepare na dyan. Kaya po, pag ano ko dito, hindi ko na inaalis sa lamesa ko yung mga gagawin ko. Andyan, tapos bubuhin ko yon hanggang sa maibaba ko sa lamesa. At ayan nga, may mga bagong dating tayo na gawain pa. Ano ko nga lang yung ito, isang importanteng ano, doon sa mga nag-upgrade ng airgun nila. Saan yung binibili sa atin yung conversion set. Nakaka-experience ng ball block ng singaw, tapos palitan ng rubber yung kanilang mga firing pin o yung discharge valve nila. So mangyayari po niyan pag nag-pressure ng 1200 o 1000 ball block na, especially sa mga Nimrod, ball block na siya. So ang mangyayari, parang walang power, wala lumalabas na hangin kasi nga kahit anong lakas ng ano mo ng hammer, ball block siya, hindi maitulak ng hindi mapukpok ng hammer yung firing pin, so hindi umaangat, hindi nagdi-discharge ng hangin. So yung gusto ko nga ipakita, dapat po pag gano'n naka-experience kayo ng ganito, nung gano'n, ganito na po yung gagamitin yung firing pin. Ayan. Although, galing siya sa CO2, no? Kasi, meron pa rin siyang tanso. Ito, ganito. Mas matibay po kasi merong ganyan kesa dun sa wala. Meron po tayong mga mabibiling ganito o gagawin ganito na industrial plastic na yung install valve. Sinasabi nila. Tigas po yan. Yung iba, sa hammer type, ganito ginamit. Pag hinila nila, nabubunot. Kasi nga po, plastic yon, hindi ano yung thread niya. Sabi ko nga, pag konting singaw lang, sir, yung gano'n, habang binumbambahan, hilain nyo ng konti, hanggang sa magkaroon ng laman. Maya-maya, wala na yung singaw. Ngayon, ano nangyayari, minsan, nabubunot. So, pag ganito po kasi, nakatornilyo yan. Ito, kagaya nito. Arms core yan. Tapos, ito. Ito ay Nimrod. Yan, hammer type. Ganon din po yan, o. Oh. Yun din po yan. Industrial plastic yan, o install valve na yan. So, ganyan po yung gagawin. Dapat, ganito na. Para konting pukpok lang ng hammer, talaga magdi-discharge siya ng hangin. Huwag pong pilitin mawala yung singaw by using rubber. Kahit po industrial rubber yan, rubber pa rin, malagkit yan. May mga time talaga na ball block talaga yan.
Kaya po ganyan, binibigay ko sa inyo isang mahalagang tip yan. Tsaka kapag ganito na industrial plastic na yung gamit nyo sa ano, install valve, konting pokpok lang ng hammer, hindi mo kailangan, kung hammer type yung gamit mo, hindi mo kailangan palakasin yung spring. Kahit tama lang ikasa, tama lang siya ikasa, ikak, tama lang yung tigas ng spring ninyo, okay pa rin siya. Yung pag sumobra naman yung lakas noon, lumakas yung pokpok, maaaring mag-isalimpad naman yung pellet. Depende sa output. Pero kahit ang output mo ay medyo mababa, 1000 PSI lang, kapag malakas yung pokpok ng hammer, talagang malakas yung pag-discharge niya ng hangin. Tapos mas magiging mas mababa yung pagsingaw niya. Kasi let's say 500 PSI na lang yan o 800, matutulak na nung hammer yan. Firing pin. So magdi-discharge siya ng hangin continuously. So posible na pag in-stock nyo yung airgun nyo at 800 PSI output pressure, may posibilidad unti-unti yung maubusan ng hangin. Kasi malakas masyado yung inyong hammer spring. Nakadiin siya. So hindi dapat ganun kalakas. Kaya ganito po yung gagamitin natin. Ito naman tungkol dito sa ating ano. Yun nga, hindi ako masyado nag-video ngayon mga gawa at mga ano. Kasi po, hinihintay natin sa mga darating na linggo, magkakaroon po ng mga pagbabago sa paggagawa natin. Magiging mas pulido, mas meticuloso na yung paggagawa natin. Yung mga parts na ikakabit natin, like dito sa... Ayan, although okay naman talaga, ayan o, sagad na siya. Kahit madali siyang gunutin, ganyan. Wala na pong sisingaw dyan, ito subok na natin yan. Kasi lapat na siya. Tapos pag ano, mararamdaman mo, ayun, mararamdaman mo dyan yung hakab ng o-ring. So, wala kayong magiging problema doon sa singaw, tsaka doon sa pagkakalas at pagkakabit. Lalagyan mo lang ng konting higpit para hindi siya gagalaw kahit walang hangin. Ito po kasi magkakaroon tayo ng mga bagong gagawin sa ano ngayon, improvement ng ating paggagawa. Magiging pipace out na po natin yung ganitong offset. Kasi yan, ito po. Ipipace out na natin to. Itong ganitong offset. Pero bakal pa rin. At magkakaroon tayo ng mga PCP na hindi nagagamit ng offset na ganito. Kasi PCP na, nasa receiver na mismo yan, kasama na yan, kaya hindi na tayo gagamit ng offset, diretso na sa airgun yung ano, diretso na nasa receiver na yung plenum, at hindi na tayo gagamit ng ganito. Susukatin na lang natin yung ano, yung ililayout natin yung receiver na sakto na pag inilagay mo yung tangke, so hindi na gagamit ng offset. And aside from that, yun nga, i-phase out na natin itong ano na offset na ganito, kasi unang-una, may mga makakaparehas na to, kagaya nung yung dati kong helper na wala na dito. So yung pinagpapagawa namin ng offset, nung nandito pa siya, dun pa rin siya nagpapagawa. So magiging kaparehas ng offset ko yung offset niya, kaya ipi-phase out natin ulit ito, kagaya ng ginawa natin dati, pinase out natin yung square, ngayon ipi-phase out natin itong bilog. Magiging pulido yung mga thread niya, yung groove ng o-ring magiging sakto para sa o-ring na intended para sa kanya, magiging sakto yan, wala nang teflon, wala nang adjustment. So sa isang banda, magiging mas ano, mas friendly dun sa mga mag-assemble, let's say in order na ganito, and i-ano na po natin, itutuloy na natin, kasi meron na tayo sa Shopee, na meron tayo store sa Shopee. So
doon, may ano ko na, kasi pagdating sa Shopee, may rating yan. May rating, may ano, yung masasabi ng tao, para doon sa nabili nila, hindi dapat puro negative yung feedback. Dapat po positive yung feedback pagdating sa ano, para maging ano tayo. Kasi yung ano natin, ang Shopee natin, nakakarating na rin sa ibang bansa, yung product natin sa Pilipinas, o pwede na rin bilhin ng mga taga-Indonesia, yung mga taga dito sa ilang bansa dito sa Asia. Kaya po magiging ganon, kapulido, medyo meticuloso na, medyo ano na, dapat pulido na yung pagkakagawa. Kaya po, ipi-face out natin yan, alisin na natin itong ganitong offset, magkakaroon tayo. At ang size ng offset, iko-compute na natin, ayon, tamang-tama, sa clearance ng barrel. Ito pong mga ganito, like dito, like ito, arms core na converted. Gagawa na rin po natin yan ang side lever. Side lever na meron na po siyang ano, multi-shot na siya. Yun po yung gagawin natin sa mga darating na linggo. Bukod doon sa mga ginagawa nating PCP, ito pong arms core at yung iba pa na airgun na gagawin natin ganito, meron na siyang magazine. Lalagyan na natin siya ng magazine. Introduce na tayo niyan na side lever na rin siya. Ito po mismo ang arms core yan. Aside pa doon sa arms core na gagawin na rin natin siyang yung iba, gagawin na rin siyang hammer type. Makikita nyo po muna yan. First, makikita nyo yan doon sa airgun ko mismo. Kasi airgun ko, arms core yon na in-upgrade sa PCP, convert sa PCP. Doon po unang ikakabit yon yung mga gagawin natin na ano, kaya makikita nyo doon natin siya unang ikakabit, side lever na. Meron din po tayong mga arms core na gagawin nating hammer type, tapos pistolized na siya, pistolized yung handle, tapos okay. So talagang ang gagawin natin, kukumpletohin na natin ng conversion ng mga lumang yung ating mga native na airgun. So okay, sasabi ko sa inyo, PCPing Pinoy, ito yung PCPing Tagalog, yun ba? Kung sa pusa ay askal. Ganon, kung sa pusa o aso o pusakal yung askal, kaya asong kalye, parang ganon, yung ganon, native na ano, PCPing Tagalog. Yun po yung gagawin na natin sa sunod. Aside dun sa ano, magagawa na tayo mga PCP pistolize, and then meron din na unang gagawin natin, unang ilalabas natin yung bolt action na PCP multi-shot. Yan po yung unang ilalabas natin na makikita nyo sa susunod kong yan, siguro ayan ay lalabas. Plano ko sana before the end of this month, kaya lang baka kapusin sa oras. Magiging ano yan, next month na yan, first or second week ng next month po. Kung naman na ganon, kasi parang challenge na rin sa akin, kasi yung ginagawa ko, meron na pong gumagawa niyang iba. Yun nga, kahit yung dati nating helper, marunong na niya, natutunan na niya yan, paggawa ng ganyan. Hindi na katulad nung una na pinapahinangan niya lang yung receiver. Yung ganito, ando inihihinang natin sa ilalim at inihihinang dito. Yun po yung ano, kasi yun yung
Yung kumbaga, yun yung nakita kong ergen niya nung unang dumating sa akin, na improve yung ergen niya using hinang. Yun nga po yung pinakaunang ergen niya, PCP na nabuo, nandito sa akin nun, is yung hinang. Nakita ko, gumagana naman ng maayos, matibay. Kaya sabi ko, sige, okay na, ituloy mo lang yan. Ganon. Kaya yung sa ngayon, yan nga, upgrade tayo ng ano, upgrade tayo ng paggagawa. Kasi yan naman po ay basta mahusay ang tornero, andyan yung layout, gawa tayo ng blueprint para doon sa ergen na yan, kaya-kaya ang gawin. So sa akin naman po, yung mga ano, gano'n, tulungan ko na lang yung tornero na maggawa ng ano, lalo na sa umpisa kasi kakailangan din natin mag-produce talaga. Lalo na sa umpisa kasi wala tayong stock. Kailangan nating bumuo pa lang isang ano. Kaya magiging busy talaga ako sa mga darating na linggo para yun, magiging hands-on ako sa paggagawa ng mga ergen. Kailangan kong makapagpakita rin ng sample. Yung ergen ko, ang gagawing sample, dalawa po kasi yung ergen ko, isang pangtiksay, isang ibon. O pang-plinking, ganyan, isang pellet, isang tiksay. Kaya tubo tayo mag-ano, kaya nag-iipon tayo ng lakas sa ngayon. Medyo nagpapahinga ko, nga pala yung mga pending na airgun na ano ma. Kasi po sa ngayon talagang minsan kukulang ako ng tulog sa gabi, tsaka talagang kulang at pag-iisip, pag-design, pag-layout, yun po yung ginagawa ko sa kaya minsan nangyayari kailangan ako magpahinga sa araw at medyo fresh dapat yung isip, hindi ko dapat muna isipin. Kumbaga, although ginagawa yan at lahat tumatakbo maandar, medyo bumagal lang po yung paggawa ngayon, especially yung mga ergan na kinuha sa atin ng buo. Medyo mahirap kagaya nito. Ito po, kahit nandito siya, kasi tatlo to eh. Yan pong isa, nandun na sa shop, ito na mo, ganito na rin siya. Nilalagyan na siya ng mechanism para doon sa, ano niya, yun sa kanyang scope. Yung kanyang scope, para paglalagyan ng scope rail, and then paglalagyan ng trigger mechanism, yung linkage. So nandun na po yung ginagawa sa shop, since parehas na sukat itong dalawa, ito at saka yun, yung ginagawa sa shop, doon na nila imumultiply by ano, by sa 3, imumultiply nila by 3 yung gagawin na mechanism. Kaya pagdating nun, paglabas nun, sabay-sabay ikakabit yan. And then sabay-sabay, gagawa ng linkage at trigger mechanism. Yan nga po ay madali lang naman kapag nandito na yung paglalagyan. Mabilis ko lang gagawin yan. Duro, pinakamatagal yan. Abuti ng... Basta yan, mabigyan ko ng isang araw, maghapon, tapos na yung tatlo eh. Linkage, trigger mechanism, tapos na yan. And then, ang sunod niyan, butt making na. Yun mismo, buo na yon, kailangan kasi madala yan, buo yan, doon sa butt maker. Para masukatan nila na sakto-sakto dyan. Kasi ang nangyayari, pag ginawa niya ng hindi sakto sa ano, at may mga huhukayin pa. Ako'y nahihirapan maghukay. Ako'y nahihirapan maghukay para tumama yung ano. So, ang gagawin natin, ipadadala natin sa butt maker na ano na nakakabit ng lahat para pag i-mount niya na ganyan pasok na pasok, wala na akong gagawin. Hindi, pagbalik sa akin okay na yung butt, ilalagay ko yung ano na lang, yung scope rail doon sa kanyang mount, scope rail, then yung scope na yun mo, medyo tumatagal at saka matagal din sa shop. Kagaya niyan, may possibility, ano sabi ba sa akin ng turnero na gumagawa niyan,
ay mga 2 days pa bago matapos. Kaya po medyo bumagal talaga, aside from natatambakan kasi yung shop. Kaya nga dito nga po pinapaliwanag ko doon sa yung mga hindi po natin talaga mamadali. Tsaka isa pa, dapat yon kasi gagawa na ako. Habang ginagawa sa shop yung isa o dalawa, ginagawa ko na. And then pag nagawa ko, ako na yung fabricate. Pag nagawa ko rito, sumin ko sa kanya, isa na lang. Isa lang gawin mo, o dalawa lang. Tapos na ba? Yung kukunin ko na yun. Kasi nagawa ko na yung iba. Ngayon po, talaga hindi ako makagawa. Tsaka yung medyo yun nga, iba yung pakiramdam natin kasi nga hindi nga tayo tinatarangkaso kasi malakas yung resistance natin dahil palagi tayo sa palagi yung exercise natin sa hunting, palagi tayo nakakasama. Ang problema nga lang ayan, sa tinatablan tayo ubo, mamalat na yung boses natin. Tapos mamaya may duty pa ako, volunteer na rin tayo ng dito sa 13 under office of the mayor. Kaya ayan, mamaya magduduty pa mamayang gabi. Kaya po pantayo itong time ngayon, mingi ako ng pasensya doon sa mga customer natin sa Mindanao. Medyo pagpasensyahan nyo muna ako, talagang medyo bumabagal ngayon yung gawa. Hindi rin naman ako nagkukulang sa doon sa tornero natin, pagbisita at saka pagbigay ng layout, pagbigay ng para walang mali, yung walang pabalik-balik. Kasi pagka ganyan may mali, babalikan na naman, papalitan, gagawa na naman. So sa ngayon po, yun yung darating yung next month, ganyan. Magbibenta na po tayo ng PCP, as in 229 na PCP, yung PCP inborn na mga airgun. Saka ito, magkakaroon na ng pagbabago. Mapipace out itong na to, itong offset na to, magiging maganda yung kalalabasan niyan. Ito, ng iba, marami naman na shop na po pwedeng gumawa ng ganito as long as may malaki silang makina, may malaki silang machine na talagang gumigiling para sa bakal. Gumigiling ng bakal. Ito naman po ay pinagsama-sama lang yung butas . Itong offset na to, butas lang yung pagganon. Ayan. Butas lang yung pagganyan. Nakadugtong dito sa butas na to. Ayan, makikita nyo. Ayan. May butas dyan. May butas dito, sama-sama lang po yan, iisa po ng dinaanan yan. Kaya po kahit sino makakagawa niyan. At yan naman, lahat ay hihinto pagdating dito sa regulator. Ito, ayan, mula dito sa dulo, ayan, ito yung high side ng regulator. Ito yung high side niya. And then, ito yung low side. Ayan, bali low side na yan lahat. Kasi output na yan. Itong high side, 3,000 PSI. Ang low side, 1,200 PSI. Hanggang 1,500. Itong low side. Yung low side niyan, kasama na itong plenum. Yan yung low side. Nagko-control na ito. Kaya ang dyan, isa lang din naman yung butas na lalabasan ng hangin na yan, galing sa regulator. Dito lang po yan papasok. Muli ako doon. Ito, dito siya papasok. Ito yung high side. High side. Yan, high side. Hanggang dito sa kalahati ng regulator. And then, the low side. Yan. Papasok kayo sa plenum ng air gun. So, yun yung low side. Ito yung high side. So, ito kasama na to sa low side. Dito, low side na yan. Hanggang doon na. Hanggang sa plenum na. So, sama-sama lang po yung butas niyan. Ito, dito siya papasok. Papasok na gano'n. And then, ini-indicate naman, kasama rin sa butas, itong gauge. Yun din.
Kaya hindi na natin kailangan hingan ng layout. Paano ginawa yung offset? Ang magiging ano na lang dyan, ito, M18, ang butas niya, thread niya, 1.5 nung kabila, 5.8. So, ano rin yan eh, parehas din ng isa, dyan nakakaiba regulator eh. Yung iba regulator, kagaya nito, 5.8 po yung thread niyan. Meron po namang 1.5. Ayan, yung iba 1.5, mas malaki. So, M18 pareha. So, sa ngayon, yun nga, hanggang doon lang po muna tayo. Sa firing pin, yung tip ko nga sa inyo. Tapos, yung tip ko sa inyo tungkol sa offset, kung paano ginawa yan, kung paano gumana yung mga butas nyan. Ayan, ano lang po yan, sama-sama lang po yung butas nyan, magkakatugon lang yan. Mahala na yung tornero dyan kung paano niya pag tatagup-tagupin yung butas, yung butas dito, yung butas sa baba papunta dito sa regulator, at saka itong dito, pwede nyo pagtusok-tusokin lang yan para magsama-sama yung butas. Itong tornero natin, ang ginagawa dyan, butas sa dito, yan. Tapos butas pa ganoon para doon sa gauge. Tapos magbutas pa ganyan, tutuhugin niya na yung butas nito, ang gitna na to, diretso na, papunta dito sa loob. Ayan, so ibig sabihin, magkasama na agad yung tatlo. Pag bumutas ka ngayon dyan, tutugunan mo lang yung butas pababa. So sumasama lang sila. So ganoon lang po kadali, ginawa yung ano. Kaya po yung, hindi naman natin ipinagdadamot yung mga ganitong ano. Kaya lang, talagang mahirap nga gawin to. Kasi minsan, pag yung machine ay, kasi matagal lang ginagamit, may kalog na yung chunk, mahirap po magtuwid kasi yan eh, offset yan eh. Kaya minsan may tabingi pa ganun, pag ganyan yung tangke, minsan pa ganun, minsan taas, minsan baba, kapag po may problema na yung chunk ng ano ng inyong lab machine, doon po sumasala yung butas, yung ano, yung alignment, doon po nawawala. Kaya mahalaga sa isang ano yung machine. Ayan, ano pa ba? Bibigay kong tip sa inyo ito sa mga meron tayong isang ano dito na isang nagiging problema ng ibang may airgun sa hunting, especially na experience ko rin to. Pag nasa hunting ka, gusto magdagdag ng hangin dito sa quick fill. Ayan, talagyan mo siya ng hangin dyan, pumambahin mo. Ito pa isang tip para dun sa ano, pag na-experience yung problema. Pag ano mo, release mo ng hangin dun sa ano, ba, timigil ka na mag-pump. I-release mo yung pressure sa hose. Nangyayari niya, pag release mo sa pump, dire-diretso lumalabas yung hangin, lumalabas din siya dito. So, ayan po, pag na-experience yung ganyan sa field, kasi magkakalas ka pa eh, mag-aano ka pa nito, mauubos yung hangin yan. Ang ginagawa ko po dyan, kumukuha ako ng isang kahoy. Well, let's say, kung may dala ka screwdriver, okay lang din. Ngayon, ganito po yung gagawin nyo dyan. Bubombahan, habang binubomba, pinupukpok mo yan. Ayan. Tapos, hinto sa pagbomba, subukan, i-release. Pag sumisingaw pa rin, sara ulit, bomba ulit. Pinupukpok mong ganon. Yan, para mag-seat yung kanyang ano. Habang binubomba yan, papasok ang hangin, aangat yung valve, yan, tapos lalapat yung valve. Pag pinupukpok mo yan, mag-seat yan. Yan, ganyan. Pinupukpok mo habang binubomba. At pag nag-seat na siya, re-release niya, okay na, huminto. So, tanggalin mo na, nakapagdagdag ka ng hangin.
Kasi kung mag ano ka pa, yun po yung ginagawa ko ah, na ano na, approved na, na talagang gumagana at saka talagang nagagamit. Kasi kung yan, pababayaan mo sumingaw, hindi mo pupukpukin kasi hindi mo, wala pa nakapagbigay ng tips sa'yo na gano'n. Well, uubusan mo ng hangin yan, di wala nga. Kasi hindi hinto yan, agad di ubos yan eh. Ngayon, pag naubos, saka makakalasin, i-re-repair. So, hindi naman po kailangan gano'n ang gawin. Hindi mo kailangan kalasin yan. Experience ko na. Palagi, kahit doon sa mga kasama ko, nangyayari yan, gano'n yung ginagawa ko. Pukpuk ko lang. Hamang binubomba. Tapos release ulit. Yan naman ay pag-isinara niya. Halimbawa, lumirelease ang hangin na lumalabas. Pag-isinara naman po niya, hinto yun. So, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung hangin. O, bombahin niya pa rin. Tapos mo pa mo. Ayan, bomba niya pa. So, maka 500 siya. Tapos, release niya ulit. Pag okay na, tanggalin mo na. Hindi na ubos yung hangin mo, hindi ka magkakalas, kasi okay na ulit. Talaga po normal na nababarahan yan. So, isa kong tip, aside dun sa firing pin. Ayan. So, medyo, technical, nalagdagan yung technical advice. Naisip ko na i-share sa inyo kasi pangkaraniwan po yan na experience. So, ano pa ba? Ano pa bang may i-share ko? May mga times yung may mga arms core dyan. So, kagaya nitong arms core na to. Ilang beses ko na rin po na-experience itong yung valve niya, kinasa mo, lumalabas yung hangin dito sa kanya, doon sa kanyang pag sinira mo, lumalabas sa barrel. Pero hindi ganong malakas. Yung maririnig mo lang siya talaga. Kumbaga may maririnig mo siya, talagang lumalabas sa barrel yung hangin. Yung po ay sa discharge valve o sa firing pin. Maari na kailangan siya ng isang maliit na nagkaroon siya ng singaw. Ang ginagawa ko dyan, pinuputok. Binabalakan ko. Tuloy nagsisiro na rin ako. Ganon. Kasi ang mangyayari dyan, pag pinabayaan mo siya sumingaw ng ganon, either mga ilang oras, ubusan ka ng hangin. Kaya ganon, hanggang sa huminto siya ng pag-release ng hangin. Yun naman yung time, pag huminto siya, yun naman yung time, dadagdagan ko siya ulit ng hangin. Kasi huminto na eh, natanggal na yung bara. Yan po ay mayroon lang kumalang na isang maliit na sediment ng hindi natin malaman kung teflon, may parting, may counting moist o tubig, kung ano doon. Yan po, pag ipinutok nyo na ipinutok, lalabas yon. Especially pag may bala. Pag may pellet yon sa barrel. Yan, kasi bukod doon sa tulak pa ganun, meron pa siyang yung hindi siya ba talagang total i-discharge lang. Kasi una, pinutok ko ng pinutok. Tapos walang pellet. Mga 5 hanggang 6 na putok. Walang nangyayari. Ganun pa rin. Binalaan ko na. Yun. Naka 5 bala ako hanggang 10. Huminto na siya. So, konti lang din hangin ang nabawas sa kanya. Ganun, nasa mga 500 PSI, 600 PSI nabawas. So, di meron ka pang 2-4 na laman. Or kung 2-4 na lang ang dating laman, may laman ka pang 19 PSI. So, nasa regulation pa rin. Saka ako siya bubombahan. Kesa naman hindi mo siya gamitin, hindi mo rin naman matatanggal yon, yung pagsingaw na yon. Hindi mo rin siya matatanggal unless galaw ng galaw yung firing pin. Ayan. Kaya gawin mo nun, iputok mo lang, iputok. Kasa mo, balahan mo, iputok mo. Hanggang sa mawala siya. Ganoon lang po yung ginagawa ko. Yun, yung isa pang tip yon pag nasa hunting kayo. Gaya ng tip ko dito, pag nagbomba kayo na gano'n, sisingaw. So, hindi mo na mag-akala mo, hindi mo na magagamit. Yung pala, may technique doon, pupukukin mo lang. So, ayun. Tapos, para mas malakas nga yung inyong air gun, yan, para sinummarize ko ulit. Para malakas yung inyong air gun, konting pupukukin mo. Gumamit kayo ng crystal valve.
yung industrial plastic na lang na ano. Pwede nyo orderin sa akin to. 350. May delivery charge lang po yan. Si Odian. Pwede ko kayong bigyan ng ganito kung gusto nyo at kailangan nyo. Yan. May pang armscore, may Nimrod, may Valiente, kung ano-ano. Lahat ng ano meron tayo yan. Padadala lang ako kayo. Kontakin nyo lang ako. So, ano, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Mga katinanawin lang muna ako.